welcome back to our YouTube channel. So in this video, we will discuss the part 2 of shareholders equity. Wherein here, i-discuss po natin yung subscription, delinquency, as well as preference shares. Okay? So start po tayo sa subscription. Kapag sinabi natin subscription, once again, no, nag-subscribe pa lang po yung ating mga subscribers, pero hindi pa po sila fully paid. And according to the Corporation Code of the Philippines, until these shares are actually fully paid, hindi mo po sila pwedeng i-issue. Okay? So hanggat hindi pa sila na-fully paid, wala pong issuance na mangyayari. So magkaroon tayo ng example. Let's say, meron tayong subscriber, no, which is yung tinatawag natin na Ivana. So si Ivana, subscriber natin siya at nag-subscribe po siya ng 5,000 shares. At how much? At sabihin na rin 12 pesos. Par value of our shares is equal to 10 pesos. Kaso si Ivana, nagbayad lang siya, no? Payment is only equal to, sabihin na natin, 20,000 pesos. So, anong journal entry natin dito? The journal entry here is actually to debit cash equal to the payment of 20,000 pesos. Debit subscription receivable, which is equal to magkano kaya? Well, magkano dapat niyang bayaran? 5,000 times 12, or this is equal to 60,000 pesos. So, kung 20 pa lang ang nababayaran niya, meron pa po tayong subscription receivable, which is equal to 40,000 pesos. Credit subscribe, share capital, which is always at par din, no? So, 5,000 times 10 is actually equal to 50,000 pesos. Then, last but not the least, is to credit share premium for the excess, which is equal to 10,000 pesos. So, as you can see, itong subscribe share capital na to, hindi pa po yan issued. Maliwanag ba? Pero part na yan ng contributed capital natin. Okay? So ngayon ganito, what if after some time, nagbayad si Ivana, nagbayad siya ng 40,000 pesos. So if binayaran niya yung 40,000 pesos, the journal entry, so debit cash, credit, subscription, receivable, which is equal to 40,000 pesos. And this time, since fully paid na si Ivana, pwede na nating i-issue yung mga shares. So debit subscribe, share capital, and then credit the issued share capital, which is equal to 50,000 pesos. Liwanag ba yun? Ngayon, what if wala na daw pambayad si Ivana dun sa 40,000? If wala nang pambayad si Ivana ngayon magiging what? Tatawagin na natin siyang delinquent. Again, magiging delinquent subscriber po siya. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng delinquent subscriber. Hindi na niya kayang bayaran pa yung remaining subscription receivable natin sa kanya. Okay? So, sir, anong mangyayari dyan sa delinquent subscription na yan? So, well, kapag nagkaroon, no, ng delinquent subscription, ang lagi mong tatandaan is hindi natin sasayangin yung mga shares na yan. But instead, i-offer po natin yan sa public auction. Sir, ano po ba yung public auction na yan? Well, public auction, yan yung bentahan, no, wherein nagkakaroon ng mga bids. Okay? Nagkakaroon ng mga bid wherein the highest bidder will be the one who will buy the shares. Sa highest bidder po natin ibibenta, alright, yung mga shares na sinubscribe ni Ivana. So, ang tanong dito, sino ba si highest bidder? Paano ba ma-determine si highest bidder? Tama ba? So, always remember that the highest bidder is the person, once again, no, this is the person who is willing to pay the offer price. So, meron tayong tinatawag na offer price for the smallest, once again, for the smallest number of shares. Okay? So, ibig sabihin dito, ang highest bidder natin is yung tao na willing magbayad ng offer price at the smallest or least number of shares. So, sir, ano po ba yung offer price na yan? Well, kapag po sinabi nating offer price, right, tatlo ang laman yan. Ano yung tatlong laman yan, sir? Una is yung tinatawag po natin na balance due. Pangalawa will be the interest accrued. Kasi, syempre, sayang naman, right, kung nabayaran sana agad yan, eh nagamit na natin. That's why kailangan nating mag-accrue ng interest. Then last but not the least is the expenses and other cost incurred. Again, expenses and other cost incurred in the public auction. Alright? In public auction. So, ipapashoulder din po natin yun doon sa ating mga bidder. Maliwanag ba?
So highest bidder once again is the person who is willing to pay the total offer price for the smallest number of share. Sir, naalala ko sa TV, isn't it kapag sinabi po nating highest bidder is siya po yung willing magbayad ng pinakamalaki? Bakit smallest ang hinahanap natin dito? Ganito kasi yan. If the offer price, no, once again, if the offer price is equal to 100,000, then meron tayong tatlong bidder, ABC. Si A willing siyang tumanggap ng 2,500, si B willing tumanggap ng 5,000, then si C willing tumanggap ng 4,000 shares. Kung titingnan mo dito, 100,000 divided by 2,500, magkano binibili ni A per share? 40 pesos per share niya binibili. 100,000 divided by 5,000, magkano binibili ni B? 20. And then si C, 100,000 divided by 4,000, 25 pesos po niya binibili. So, since letter A, yung willing magbayad ng 40 pesos per share, siya ngayon yung tinatawag natin na highest bidder. That is why ang tinitingnan natin dito is yung bidder na willing mag-accept ng smallest number of shares. Maliwanag ba? So, ngayon ganito. If, right, 5,000 shares ang originally na sinubscribe ni Ivana, and then 2,500 shares lang ang napupunta kay A, see to it now that the remaining shares, which is ilan? 5,000 minus 2,500 or 2,500 pa din yung natitira, eh, mapupunta pa rin po yun kay Ivana. Okay? So, the remaining number of shares na hindi mapupunta sa bidder or dun sa highest bidder is mapupunta kay Ivana. Okay? Next concept, what if wala pong bidder? What if there is no bidder? If there is no bidder, see to it, no? That the corporation will purchased, again, the corporation will purchase the delinquent shares. And apparently, the delinquent, once again, the delinquent shares will become what? Will become treasury shares na i-discuss natin sa part 3. Okay? So, itong mga treasury shares na ito, i-discuss po natin yan sa part 3 na. Okay? So, to put into problems all these concepts, let's now move on here in illustrative problem number 1. Okay? Nandito pala yan. Okay na? So, here in illustrative problem number 1, Miss Catherine Bernardo subscribed 2,000 shares, no, of Rain Corporation at par of 150 pesos per share. Okay? She paid 140,000 pesos but was unable to pay the balance. So, magkano muna ba yung kailangan niyang bayaran? 2,000 times 150, this is equal to 300,000. So, kung 140,000 lang ang kanyang nababayaran, balance due na will be equal to 160,000 pesos. Okay? Next, the unpaid portion was declared delinquent by Rain Corporation and was advertised for sale. Expenses incurred in the sale of the delinquent shares amounted to 45,000. The following were the bidders: Liza, 1,800. Ivana, 1,750. Janela, 1,830 shares. The highest bidder paid the amount due. So, requirement number 1, who is the highest bidder? Once again, highest bidder is the bidder who is willing to pay the offer price with the smallest number of shares. Well, in this problem, that is actually Ivana. So, requirement number 1, Ivana will be our final answer. Okay? Requirement 2, what amount was paid by the highest bidder? Well, that's equal to the balance due of 160,000 plus the expenses incurred of 45,000. So, our offer price now is actually equal to magkano? This is equal to 205,000. So, requirement number 2, 205,000 will be our final answer. Okay? Requirement number 3 tayo. Requirement number 3, how many shares were issued to the highest bidder? So, since 1,750 lang naman yung inihiling ni Ivana, 1,750 lang din ang ibibigay natin sa kanya. Then, yung natitira, mapupunta sa original subscriber, which is Catherine. That's why requirement 4, how many shares were issued to Catherine? Our final answer is equal to 250 shares. Okay? So, that is illustrative problem number 1. Okay ba tayo dun? Ngayon, ganito. Before tayo pumunta dito sa illustrative problem number 2, add muna tayo ng dalawang page. Discuss muna po natin yung preference shares. Okay? So, let's discuss preference shares. Once again, preference shares, wala po silang voting rights, ha? Okay? Kaso, sila yung preferred, sila yung priority ng corporation when it comes to dividends and when it comes to asset distribution. Okay? So, meron actually apat na special with regards to special parang feature with regards to these preference shares. Anong una? Una is yung tinatawag po natin na callable
preference shares. Okay? Pangalawa is yung tinatawag naman po natin na redeemable preference shares. Pangatlo, meron tayong tinatawag na convertible preference shares. Then last but not the least is yung tinatawag po natin na cumulative or participating, no? And or participating preference shares. Okay? So, isa-isahin po natin silang i-discuss. Start tayo sa callable at sa redeemable. Okay? So, kapag po sinabi natin callable at redeemable preference shares, pareho lang actually yan. Ang ibig lang po sabihin yan is, after some time, the corporation will buy back the shares. After some time, yung corporation po, bibilihin niya pabalik itong mga preference shares na to. Kaso, anong pinagkaiba nila? Lagay natin dito, no? Cumulative. Hindi pala cumulative. Callable. Sorry na. Alright, so lagay natin dito, callable. Then lagay natin dito, redeemable. So pareho nga sila, no, na after some time, bibili ni corporation pabalik yung mga shares na yan. Pero nung pinagkaiba nila? Well, dito sa callable preference shares, ang may right mag-set, once again, yung may right mag-set ng redemption date is yung tinatawag po natin na corporation. So yung option here to set, alright, the redemption date is actually given or vested to the corporation. Pero kapag redeemable preference shares naman itong mga to, the option is given to the shareholders. Alright? So, shareholders po binigay kapag redeemable tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? So, ngayon ganito, callable preference shares, see to it, are part of shareholders' equity. Kasi si corporation pa rin naman yung nagsiset ng what? Nagsiset ng redemption date. Pero kapag redeemable preference shares ng pinag-uusapan, in form, yes, share pa rin po ito, but in substance, since si shareholder na yung nagsiset ng date, see to it na in substance, this is now what? This is now part of the total liabilities of the corporation. So kapag tinanong tayo, how much is the total? Once again, kapag tinanong tayo, how much is the total shareholder's equity? Redeemable preference shares are no longer included because redeemable preference shares are part of total liabilities. Okay? Ngayon ganito, what if bibili na natin finally pabalik itong mga to? So, kapag bibili na natin yan pabalik, i-compare po natin yung issue price nila doon sa kanilang redemption price. Again, i-compare po natin yung issue price at yung redemption price nila. Issue price is kung magkano natin binenta, so kung magkano yung na-receive natin. Pero redemption price is kung magkano natin bibilhin or magkano yung lalabas na pera natin sa atin. Okay? So, dito muna tayo sa callable. If issue price is higher than the redemption price, dito, anong meron? Mas malaki yung na-receive natin previously compared sa babayaran natin. So, if that's the case, para tayo ditong may gain, pero wala tayong gain na i-record, ah. The credit here will be what? Will go to share premium ordinary shares. Wala na ba? Eh, sir, papaano naman kapag mas malaki yung redemption price? Pag mas malaki yung redemption price, mas malaki yung binabayaran natin, no? That's why here, meron tayong i-debit. Ano yung i-debit natin? The debit will go to the retained earnings account. Wala na ba? Now, punta tayo dito sa redeemable. Liability to, ah. So, pag mas malaki yung issue price, mas malaki yung na-receive natin, this time, ang credit papasok po yan sa gain on redemption. Pero kapag mas malaki yung redemption price, syempre yung debit natin dito will go to loss on redemption. So as you can see, dito sa callable preference shares, hindi po gain or loss ang ginagamit. Anong gamit natin? Share premium OS kapag gain, retained earnings kapag loss. Pero kapag redeemable preference shares, literal na gain or loss, napapasok sa profit or loss ang ating ginagamit. Maliwanag ba? One last thing, kapag callable preference shares po ito, see to it, no, na kapag nag-declare tayo ng dividend, again, kapag nag-declare po tayo ng dividend, this is treated as reduction of retained earnings. Luwanag. Pero kapag redeemable preference shares ng pinag-uusapan, any dividend na binibigay natin sa kanila is not, right, treated as a reduction of RE, but rather treated as what? Treated as interest expense because once again, liability po, itong redeemable preference shares na to. Okay? So, lagi mo yung tatandaan na redeemable preference shares is actually a liability. Hence, any dividends distributed to them is actually treated as interest expense. Lanag.
So, okay na tayo sa number 1 at number 2. Actually, number 3 na lang ang i-discuss natin. Because itong number 4 na to, i-discuss ko yan pagdating sa part 4, which is yung dividends. Okay? So, dito tayo pumunta sa part 3, which is yung tinatawag po natin na convertible preference shares. So, sir, anong ibig pong sabihin ng convertible preference shares? Kapag sinabi natin convertible preference shares, ang ibig lang naman pong sabihin yan is, etong mga preference shares na to, pwedeng-pwede mong i-convert into ordinary shares. Okay? So, dito, on the date of issuance, wala po tayong problema. Why? Because same procedures lang po dito. Again, same procedures lang. Ang ibig sabihin, the journal entry is to debit cash for the proceeds. Credit share capital, no? Again, credit share capital, which is always at par. And then, the excess will be credited to share premium account. Okay? So, walang problema dyan. So, sir, saan tayo dito nagkakaproblema? Nagkakaproblema lang po tayo dito pagdating sa conversion. Okay? Once again, sa conversion tayo dito nagkakaproblema. Sir, bakit naman? Because dito sa conversion, kailangan mo i-compare ang dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na kailangan i-compare? That's the issue price and the par value of common stock. Once again, kailangan mo pong i-compare yung issue price at yung par ng common stock. Okay? So, see to it here, na kapag mas malaki yung issue price compared sa par of common stock, kukulangin ka sa credit. That's why the credit here is actually what? The credit here is actually the share premium, ordinary shares. But if the par value is higher than the issue price, see to it na kulang naman tayo dito sa debit. That's why dito, ang i-debit po natin is yung tatawagin po natin na retained earnings account. Okay? So, yun po yung mga rules pagdating sa conversion. Maliwanag ba yun, guys? Okay ba tayo dun? Then last but not the least, what if meron po tayong preference shares issued with share warrants? Again, meron tayong preference shares issued with share warrants. Okay? So kapag nag-issue tayo ng preference shares na may share warrants, alamin mo muna kung callable po ba yan or redeemable. Okay? So kapag callable po yan, asahan mo na i-allocate mo. Once again, allocate the proceeds either by using the relative fair value approach or the residual approach na na-discuss natin sa part 1. Actually, mamaya, no, babalikan natin yung relative fair value at residual approach na yan. Okay? And then dito naman sa redeemable, see to it na since liability nga itong mga redeemable preference shares na to, we will treat this as what? We will treat this as compound financial instrument. Again, iti-treat po natin itong mga to as compound financial instrument. Once again, no, kapag sinabi po natin compound financial instrument, ang ibig lang naman sabihin niyan is what? Ang ibig lang naman sabihin niyan is that the proceeds will be allocated first to the liability. Magkano na allocate sa liability? Siyempre, yung fair value niya or yung kanyang present value. And then the amount allocated to the equity, which is yung share warrants, will be the residual amount. Okay? So, hindi po tayo nag-allocate based on fair value kapag compound financial instrument. Always residual yung sa share warrants kapag compound financial instruments. Okay? So, to put into concepts, once again, all these concepts, punta ngayon po tayo dito sa illustrative problem number 2. So, here in illustrative problem number 2, during 2019, MJ Company issued 50,100 par value convertible shares for 120 per share. One preference share can be converted into 3 ordinary shares. So, 1:3 tayo dito at 50 par value. On December 31, 2019, when the market value of the ordinary share was 60, which is hindi naman natin ginagamit, all the preference shares were converted. So, the requirement here is what amount should be debited to retain earnings as a result of the conversion. Okay? So, see to it here, no, na 50,000 times 120, magkano yung issue price natin? Issue price here is actually equal to magkano yan? Calculator, 50,000 times 120 is actually equal to 6 million pesos. Okay? So, what's the journal entry on the date of issuance muna? On the date of issuance, the journal entry is to debit cash for the proceeds of 6 million pesos. Credit, share capital, or should I say preference. Sige, lagay natin, no? Preference, share capital, which is equal to 50,000 shares times the 100 par value
or this is equal to 5 million pesos, then credit share premium preference shares equal to the excess of 1 million pesos. Okay? Next, on the date of conversion, what's our journal entry? Ano yung journal entry natin? Once again, no, i-compare mo muna po yung issue price at saka yung par value ng common stock. Right? So, issue price natin is equal to 6 million pesos. While par value, alamin natin, once again, 1 is to 3. So, 50,000 preference can be converted into 150,000 ordinary shares. Okay? So, 150,000 now times the par value of ordinary shares, which is equal to 50 pesos. So, magkano yung total par? 150,000 times 50, or this is equal to 7.5 million. So, mas malaki ang par, no? Once again, if the par value is higher than the issue price, kukulangin po tayo dito saan? Kukulangin po tayo dito sa debit. That's why the debit here will go to the retained earnings account. Otherwise, kapag mas malaki yung issue price, share premium naman yan ikikredit. So, what's the journal entry? Debit preference share capital, kasi mawawala na to, i-convert na natin eh. Equal to 5 million. Debit share premium preference shares equal to 1 million pesos. Credit. Ano pa? Debit muna pala. Debit retained earnings equal to magkano yung difference? That's 1.5 million pesos. Then lastly, credit ordinary share capital, which is equal to 7.5 million pesos or the par value. So, kung ang tanong dito is what amount should be debited to retained earnings, our final answer now will be equal to 1.5 million or that is choice letter Bravo. So, requirement number 2 or illustrative problem number 2, Bravo will be our final answer. Okay? Now, punta tayo dito sa illustrative problem number 3. Okay? So, here in illustrative problem number 3, the stockholders' equity of Power Company on December 31 was, we have preference share, 20 par, 60,000 shares issued and outstanding, 1.2 million. Share premium, 300. So, ibig sabihin, total issue price here, once again, issue price is equal to 1.5 million pesos. Okay? So, magkano yung, right, binayad natin per share? Kung 60,000 shares yan, alamin lang natin, divided by 60,000, ibig sabihin yan, the original issuance will be equal to 1.5 divided by 60,000 or binili po natin yan at 25 pesos per share. Okay? Next, ordinary share, meron tayong 10 par, 300,000 shares issued and outstanding. Share premium is 600. So, issue price ng ordinary on the other hand is 3.6 million. Gusto ko lang turo sa inyo kung paano i-compute yung issue price or original issue price. So, kung 300,000 lahat ng inisyo nating ordinary, magkano yan? 36 divided by 300,000, this is actually equal to 12 pesos. Then last, accumulated profit or retained earnings is 2.5 million. Okay? So, each share of preference is convertible into one ordinary share. So, 1 is to 1 lang tayo. Okay? Then, in June, Power converted 4,000 preference shares into ordinary shares. So, hindi mo pwedeng gamitin yung 1.5 kasi pang 60,000 yon. E, 4,000 lang yung na-convert. So, 4,000 lang dapat. Okay? So, magkano ngayon yung ating issue price? Issue price natin ngayon will be equal to 4,000 times 25 pesos per share, or that is equal to 4,000 times 25, or that's equal to 100,000. Sir, bakit kanina hindi naman natin ginawa yon? Kanina, yung buong 6 million po ang ating ginamit. Kasi kanina, lahat na convert eh. Dito, out of 60,000, 4,000 lang kasi yung na-convert. Okay? So, i-compare natin yan sa ordinary share capital. Once again, 1 is to 1 lang. So, 4,000 ordinary shares din to. Magkano par value ng ordinary? 10 piso. So, this is equal to 40,000 pesos. Tama ba? So, mas malaki ang issue price. Ang ibig sabihin ngayon dito, meron tayong credit to share premium ordinary shares, which is equal to magkano yung credit natin? That is equal to 60,000 pesos. Okay? So, requirement number 1, the entry to take up the conversion includes a credit to share premium for 60,000 pesos or Charlie will be our final answer. Okay? Now, punta tayo dito sa requirement number 2. Assuming that each share of preference is convertible into 4 ordinary shares and Power converted 4,000 preference shares into ordinary. Okay?
The entry to take up conversion includes a debit to what? Once again dito, issue price muna. Issue price, 4,000 pa din, no? Times 25 pa rin yan, or 100,000. Okay? Ngayon, compute natin kung magkano daw ba yung ordinary share capital natin. Well, dito, 1:4 na. So, ibig sabihin kung 4,000 shares ang ating ini-issue, times mo yan sa 4, a total of 16,000 ordinary shares na to. So, 16,000 ordinary shares times 10 pesos per, this will give us 160,000. Okay? So, this time, mas malaki na po yung ordinary share capital. So, dito, meron na po tayong i-debit saan? Sa retained earnings naman. At magkano yon? That's equal to 60,000 pesos. So, kung ang tinatanong dito kung ano yung kasama sa debit, asahan mo ngayon na ang ating huling kasagutan will be accumulated profit or retained earnings for 60,000. So, delta, final answer, illustrative problem number 3. Again, illustrative problem number 3, delta will be our final answer. Okay? So, this will be the end of this video. Hopefully, natutunan natin, no? Through this video, yung, right, delinquency as well as preference shares. Thank you guys for supporting our channel. See you sa part 3. God bless guys. Bye-bye.